right. Sa bansa. Given the strong fundamentals of
destination for investment. Sinamantala na rin niya ang pagkakataon na ibida ang Maharlika Investment Funds. Matatandaan na nito lamang Hulyo, isinabatas ang Maharlika na target daw palaguin pa ang pondo ng gobyerno. We have also recently launched our own sovereign wealth fund, the Maharlika Investment Fund. Now, the fund is designed to consolidate investable funds from government and financial institutions to further drive economic development through strategic investments both domestically and overseas. Sa open forum, ipinaliwanag ng Pakulo na nag-aalala rin kasi sila sa utang ng Pilipinas. Sabi naman ni Presidential Communications Secretary Shelly Garafil, humarap din si Pangulong Marcos sa business sector ngayong araw. Bukod dito, manonood ulit ng Formula 1 Grand Prix ang Pangulo. Pero hindi gaya ng dati. Sinabi na ito agad ng Malacanang sa publiko bago pa man may kumalat na larawan na Grand Prix sa social media. Inimbitahan daw siya ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong na manood nito. Si Vice President Sara Duterte ang tumatayong caretaker ng bansa habang nasa Singapore si PBBM. Inaasahan na babalik siya sa Pilipinas sa Linggo, September 17. Nagpabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Isa pa rin ang bigas, ginitin ni Senator Ivy Marcos na gawin na walang daw ang sinasabing crisis. Ginit na kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, kura ang bigas sa mga naipunan niyang tindahan. Kaya gulugol daw siya sa pagkakan ng bigas. Siyempre, bongda akong tutok dyan. Unang-una, wala akong crisis sa bigas. Ba't gawa-gawa ng ganyan? Marami pa nagbebenta ng bigas sa Nervaisia, sa Isabela, sa amin. Kahapon, may nagtitinda na naman sa Southcon. 25 pesos kada kilo. Ba't tayo nagkakaganito? Patulad ni PBBM, naniniwala rin si Senator Amy na last resort dapat ang pag-aakad ng bigas. Prioridad daw dapat na bilhin ang mga inaani na mga magsasaka sa bansa. Bakit hindi muna natin bilhin ng nandito? Simutin natin from